Marami pong natuwa sa pahayag ng US sa issue ng West Philippine Sea. Ang sabi kasi ng US, ironclad commitment, wala raw atrasan, we have your back. Ang tanong ngayon, ganyan pa rin kaya matapos ang parating na 2024 US presidential elections? Mahalagang tanong yan dahil sa nakaraang mga administrasyon, hindi pare-pareho ang interpretasyon ng US sa mga provision ng USRP Mutual Defense Treaty. Sabi ni Con... sa issue ng West Philippine Sea. Sabi... Halimbawa... Sabi ni Con CTV, sabi niya, ginigera na yung mga kababayan natin. Kunwari lang, nagkagera-gera na. Ay, ginigera na kami! Ay, tanong natin sa mga military kung anong gagawin natin kasi ginigera na tayo, wala tayong alam. Tanga! Pag ginigera ka na, anong gagawin mo? Takbo na! Alam naman, ay hindi, aantayin ko muna yung abiso ng mga military habang binobomba kami kasi sila ang may alam sa gera. Nung dumalaw si dating US President Barack Obama sa Pilipinas noong 2014, oh, pakinggan niya kung magagamit ba ang Mutual Defense Treaty sa Sigalot sa Spratlys. Pero si Obama tila iniwasan ang tanong. Oh, tingnan niyo ito ha. Oh, doon sa Spratlys. Oh, dahil inaagaw-agaw sa atin 'yon. Oh, at wala pang interes ang Amerikano noon sa atin. Ano sabi ng Amerika? The US has no specific position on the dispute of nations. Ito'y regarding sa Mutual Defense Treaty. Sa madaling salita, ganito. Sabi, tayo, sinasakop na Spratly natin. Tinanong ngayon ng media, Mr. Obama, nandito siya nun eh. Nag-meet sila ni Pinoy. Mr. Obama, how about our Mutual Defense Treaty? Are you not gonna defend us? Ano sabagot niya, Obama? Obama, Obama, Oba, Oba, Obama. Ganon? Hindi. Ang sabi niya, hindi kami nangingiilam. Kita nyo? Noon, hindi sila nangingiilam. Ngayon, nangingiilam na sila. Bakit? Nagbago? Nagbago? Kasi meron na silang self-interest eh. Huwag tayong tanga. Meron na silang interest na iba, kaya mangingiilam na sila ngayon. Dati, bakit pinabayaan tayo? Bakit iyan ang sagot nila sa atin? Kasi wala pa silang interest noon. Ano kayo kung kinuha yung Spratly niyo, anong pakialam namin? Ang kanyang sagot, walang posisyon ng US sa mga territorial disputes sa mga bansa. Ang dagdag pa ni Obama, hindi gawain ng US na magpadala ng mga bapor para pagbantay. Tingnan mo! Nung panahon na nakuha yung mga Spratly natin, ano sabi nila? Hindi kami magpapadala. Wala kami itutulong. Pero may Mutual Defense Treaty tayo niyan, ha? Isipin nyo, meron tayong Mutual Defense Treaty at that time. Pero bakit hindi sila tutulong? Eh kasi nga, wala pa silang interest at that time. Ang ibang bansa. Panahon naman ni US President Donald Trump, tila nagbago ang palo ng US. Sabi ng kanyang State Secretary Mike Pompeo, ang Mutual Defense Treaty ay magagamit kung maatake ang anumang pwersa ng Pilipinas sa South China Sea. At yan po ang inulit sa pagpupulong ni Pangulong Marcos at US President Joe Biden at mga official ng Pentagon. Ang problema kasi, eleksyon na po ng panibagong US President sa November 2024. Kung sino man ang bagong maupo sa White House, ano man kaya ang kanyang interpretasyon sa Mutual Defense Treaty? Kung tutusin kasi, ang nakasaad sa Mutual Defense Treaty ay napakalawak. Kaya't minsan, iba-iba. Tama, Madam Leni Fermin, at may limang EDCA sites tayo noon. Na kaya, kaya nilagyan natin sila ng EDCA sites noon kasi tutulungan nga daw nila tayo. Pero nung nagpunta si Obama, hindi daw tayo tutulungan. Tapos ngayon, magpapaniwala tayo. Tatutulungan namin kayo. Tutulungan namin kayo. Isipin mo yan, ha? Jowa mo, niloko ka na. Ha? Tinira na yung kapitbahay mo. Araw-araw, umuwi sa kapitbahay mo bago dumaan sa bahay mo. Niloloko ka na. Tapos ikaw, pag sinabihan ka lang ng, huwag ka naman, mahal naman kita, ikaw talaga, ikaw naman ang mahal ko, ikaw naman ang uuwian ko, ikaw naman si tanga, ay oo nga, ako ang mahal niya talaga kasi dito siya umuuwi, nagpakamartir ka naman. Diba?
pustahan tayo, meron tayong kaibigan na ganyan, no? Yung tatanga-tanga lang. Yung inuutunan ng jowa o kaya ng asawa, pero araw-araw pa rin, nagpapaniwala siya. Ikaw, kitang-kita mo na niloloko siya ng asawa niya at niloloko siya ng boyfriend niya. Pero ikaw naman, sige lang, sige ka lang na, hindi. Sabi niya, magbabago na siya. Sabi niya, ay tanga, nakailang magbabago na yan. Nakailan na huyan, hindi lang huyang panahon ni Obama na hindi tayo tinulungan. Panahon pa lang nila Aguinaldo, ginogoyo na tayo, kaya nga meron tayong goyo eh, na general eh. Naintindihan nun natin, nung panahon pa lang na yun, meron na silang I shall return, bumalik ba? Hindi! Tapos ngayon, all of a sudden, biglang matutuwa tayo dahil we got your back? Ano tayo? Bobo? Ganun na ba tayo ka, bobo? Hindi, kayo oo, pero ako hindi. Ang interpretasyon. Dalawang articles ng MDT ang mahalaga. Ang Article 4. Ayan ha, alinaw niyan ha. Oh, each party. When you say each party, isang party lang ba? Hindi, lahat daw ng kasiyahan. Party! Hindi. Ibig sabihin ng each party, ibig sabihin, di ba, alam naman natin sa kontrata, first party, second party. May ganun, di ba? First party, yung producer, yung second party, yung artist, ganyan, management. So, meron. Yun ibig sabihin, each party recognize. Oh. So, ibig sabihin, hindi lang yung Amerika ang recognize yung ating arm attack dito. Hindi lang, oh. Pati tayo i-recognize natin sila. Oh. Nakalagay na anumang pag-atake sa mga pwersa ng US o Pilipinas sa Pacific region ay sabay haharapin ng dalawang bansa in accordance with their constitutional processes. Oh. So, ibig sabihin, two-way ang relationship. Alam mo, alam ko yung iba sa inyo sanay ng one-way ang relationship. Oh, come on, man. Minsan, alam mo yun, meron talaga tayong mga one-way relationship eh. Tayo lang ang nagmahal siya, hindi. Diba? Hindi, ito ho, two-way ho yan. So, pag tayo nagka-problema, tutulong dapat sila. Pag sila naman ang nagka-problema, may responsibilidad din tayo na tumulong sa kanila. At ang Article 5, dito nakalagay kung ano ang definisyon ng armed attack. Una, ang MDT raw ay magagamit pag inatake ang Metropolitan Territory o ang Island Territories ng dalawang bansa. Ito marahil ang dahilan kung bakit nag-iingat ang administrasyon ni Obama na madamay sa away sa teritoryo. Ang Spratlys kasi inaangkin ng limang bansa kasama na ang Pilipinas. Pero may pangalawa pa, ang MDT rin ay magagamit kung atake ng mga pwersa at mga public or government vessels and aircraft ng Pilipinas at Amerika. Natinig nyo ho yun? Ah, yung treaty na yan, magagamit yan, aside from inatake yung territory, tutulong tayo. Tutulong din sila. Pero, pag inatake rin yung mga boat, tulad niyan, Philippine Coast Guard, American Coast Guard, we have a duty to help. Hello? Are you listening? That's the Mutual Defense Treaty. Kaya nga, pag inatake ang mga Amerikano doon sa EDCA, it is our responsibility na lumaban din. Yun yung nandun sa treaty, nakasulat yan, pinirmahan ng dalawang bansa. Sa madaling salita, kaya nga treaty, may kasunduan. Nagkasunduan tayong Amerika, magtutulungan tayo. Naintindihan natin? So sa tingin ninyo, pag naggulo ang China at Taiwan at ang Amerika nandito, yung kanilang mga barko nandito at inatake ng China itong mga barko ng Amerika, hindi tayo ha, yung barko ng Amerika, meron tayong responsibilidad na tumulong sa Amerika. So damay tayo, tama mali. At kasama po rito ang Philippine Coast Guard. Ito pa, sa matagal na panahon, ang tanong natin parati, kung sasaklolo ba sa atin ng US base sa Mutual Defense Treaty. Ang marahil hindi natin natatanong ay kung ano naman ang hihingin sa atin ng US bilang bahagi ng MDT. Ay, hindi natin kailangan tanongin yan! Tanga naman tayo eh!
ganyan naman ang mga Pilipino eh. Basta lang ba mapangukuan ng Amerika. Ay, ang mga Amerikan, yung mga matatangos ang ilong niya, mga puputi yan. Ah, come to, ano, afam, afam. Tumantua pa tayo. May mga afam, afam. Diba? Ay, andyan ang mga afam. Lahian nyo na kami nang magkaroon kami mga artista, mga anak. Afam! Tumantua naman tayo. Hindi natin tinatanong ano ba ang gusto nilang mangyari at ba't sila ngayon parang mga ano na lapit ng lapit sa atin. Ang provision kasi sa mutual defense, pag inatake ang mga armed forces at public vessels ay para sa parehong panig. Ibig sabihin, kung inatake ang mga pwersa ng US sa Pacific region, gaya sa Taiwan, obligado rin tayong sumabak sa gulo. Kamakailan? Ah, ganun ba yun? Hindi ko alam eh! Military ka ba? Hoy, Edling daw, military ka ba para malaman mo yan? Armed forces ka ba? Armed forces ka ba? Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi tayo papayag na maging staging area ang Pilipinas sa anumang military action ng ibang bansa. Pero kung babasahin mo ang Mutual Defense Treaty of 1951 at susuri ng mga posisyon ng mga bagong EDCA sites, mukhang hindi yon ang interpretasyon ng US. Mga kapatid! Oh, ay nako, ewan ko ba? Tapos pagsasabihin, oh, bakit? Takot ka sa China? Akala ko ba matapang ka ba, Natbay? Bakit takot ka sa China? Takot ka sa China? Kala mo ang away, suntukan eh, no? Takot ka sa China, takot ka sa China. Bakit takot ka sa China? Ang tapang-tapang mo, takot ka sa China? Akala nila ganun eh, di ba? Ano, alam nyo ba ibig sabihin ng gera? Nuclear na ho yan, ha? Hindi ho yan, baka akala ninyo basta-basta ang gera magbabarilan lang yan. Parang gera-gera sa kapitbahay nyo, nagyegera na mag-asawa. Hindi ganun yan. Bombahan yan. Tingnan nyo nga yung Ukraine at Russia ngayon. Alam mo, parang tuwan-tuwa pa tayo eh. Parang excited pa tayo eh. Excited pa tayo, nalalaban tayo. Ipaglalaban natin. Oh, sige, sige. Porkit hindi ikaw yung lalaban doon, ang lakas na loob mo. Makasabing ganyan. Pero pagka nagkagera, ah, siguraduhin nyo ha, mag-ano kayo ha, magbo-volunteer kayo ha. Baka mamaya kukuya-kuya-kuya lang kayo sa bahay nyo. Oh, ito ha. Noong isang araw, nakita ko, kaya hindi ko na mahanap yung video, na naka-prepare na yung China doon sa area. Nang as in na doon lahat yung mga boat, yung malalaki nilang boat na naandoon talaga, naka-ready na. Tapos ito ngayon, lumabas tong video na ito, ang Taiwan naman nagre-ready pa, nagre-ready na rin. Oh, ayan oh. Ayan, ayan, ayan. Kaya alam, may audio to, baka yung audio nito. Oh, ha? Wait lang. Oh. Drill lang po ito ha, drill. Ibig sabihin eh sila ho ay ano lang, parang naghahanda kung sakasakaling magkaroon ng mga paggera, atake ng China. Isip, alam nyo, ito lang ha, kasimple. Gusto ko kaya nga sana medyo naiintindihan ho natin eh. Ito, it's no longer the question. Sabi ko nga, ano kaya magiging scenario ng Pilipinas? Hindi na ho ito question na kung magkakagera ba? Hindi ho. It's just a question, kailan gegerahin ng China ang Taiwan? Both of them are preparing for a war. Ang hindi ko maintindihan, bakit ginawa ng ating presidente na parang tilang hindi ko alam kung hindi niya alam o talagang hinayaan lang niya dahil may matinding kapalit na binigay ang China, ang Amerika sa atin. May kasunduan ba sila? Hindi, kasi posible yan. Na baka may kasunduan. Pero ayan na ho, kitang-kita na natin.
And hindi ho biro. Sa atin nga ho, sa totoo lang ha, sa atin wala nga paghahanda eh. Akala nyo ba biro yung magkaganyan-ganyan? Oh, di ba? Eto pa. Although, meron akong tinanong na abogado. Tinanong ko. Pagka nagkagera ba? Sakasakali lang magkagera. At tayo ay ginera din ng China dahil nandito nga mga Amerikano sa Pilipinas. Pwede bang ma-impeach ang presidente? Alam mo sagot ng abogado sa akin? Oo, pwede. Once na nagka-damage, tayo ay ginera ng ibang bansa, meron ng ground para i-impeach ang ating presidente. Sana naman, magising na tayo mga Pilipino pag dumating ang panahon na ipinahamak tayo ng ating ayoko sanang ano eh, ayokong mangyari yon. Ayokong mangyari na tayo ay masali sa gera. Dahil hindi ho biro ho yun. Lalo na yung mga sundalo natin na ipapadala natin. Tandaan ninyo, bawat sundalo may pamilya ho yan. Hindi ho biro ang pamilya niya. Di ba ho? May mga anak ho yan. May binubuhay ho yan mga yan. Masasali tayo sa gulo ng hindi natin gulo. Okay lang kasi yung ididepensa natin ng bansa natin dahil may sumasakop sa atin. Okay. Pero yung madadamay tayo sa gulo dahil meron tayong kapitbahay na may gulo. Parang ganito, may dalawang fraternity nag-aaway. Okay? May dalawang fraternity nag-aaway. Nakita natin, kesa na tumawag tayo ng pulis, yung isang fraternity pinapasok natin ng bahay natin. Sa tingin nyo, tamang desisyon yun? Napapasukin yung isang fraternity sa bahay natin? Ano sa tingin nyo mangyayari? Di guguluhin yung bahay natin, di ba? Ang the best nyan, eh, hindi ho tayo yung may kapasidad na tumulong. Wag ho tayong magmagaling na meron tayong kapasidad tumulong. Di ba? Hindi ho, kaya nga, pag yung tatay natin, hinayaan pumasok yung fraternity na yun sa bahay natin at nagulo tayo at nagka-damage yung bahay natin, pati yung nanay natin, dapat yung tatay natin ay sipain na sa bahay. Hindi ako ha, sa tingin ko, dapat talaga i-impeach. Pag nagkagulo-gulo tayo sa Pilipinas dahil sa desisyon ng presidente natin. Ano yan eh, sabi nga eh, betrayal of public trust pag nagkataon. So, sabi nga nila, may nababasa ako dyan, let Sarah